Introduction to Factorial Notation. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is HumorPH. Andito na naman ang pabibo niyong guro, na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para mas marami ka pang videos na mapanood dito sa HumorPH. And please, ikwento mo ito sa mga kaibigan mo, sa classmates mo, teachers, parents, titas, titos who needs this lesson as well. And, ayan, yun lang naman. Without further ado, let's get our discussion. Hi everyone, welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan natin ang tungkol sa factorial notation. So for this lesson, dalawa lang yung goal natin. Una, we're going to define ano nga ba ang factorial notation. Pangalawa, how do we rewrite or how do we expand factorial notation na given sa atin? Ayan. So let's get started. Factorial notation. So let's have the definition first. Ano nga bang ibig sabihin ng factorial notation? Factorial notation is a shorthand for multiplication of list of consecutive, descending, natural, or counting numbers. Shortcut lang daw siya. Shortcut for multiplication. Pero ano yung minumultiply? So, meron ditong conditions tatlo. Iisa-isahin natin. Consecutive. Once we say consecutive, magkakasunod. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. So, yun. Sunod-sunod. Hindi pwedeng lumaktaw. Next, kapag sinabi namang descending, pababa. So, that means from the highest number, papunta sa pinakamababang number. Pero eto yung condition natin. Dapat yung numbers na nakamultiply kapag factorial notation ay natural or counting numbers. So once we say counting numbers, ito po yung number na ginagamit sa pagbibilang. Of course, self-explanatory counting nga. So start yan sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yun ang mga counting numbers. Ayan. So that's factorial notation. So dapat magkakasunod, pababa. Tapos, yung numbers are counting numbers. Kung descending yan, ibig sabihin, ang pinakadulong number ay 1. Kasi siya yung pinakamababa na counting number. Tama? Yes. So, this is how we represent factorial notation. So, n factorial. So, maybe you encountered this already. Sa math yung may exclamation point. So, sa English, ibang ibig sabihin yan. Dito iba din. Kapag may exclamation point, that means it is factorial notation. Yung number na mayroong exclamation point sa tabi, that's factorial notation. Ayan. So, n factorial is equal to yung n, yung number. Tapos, n minus 1 pababa, decreasing or descending. Tapos, minus 2 naman, hanggang sa makarating ka sa 1. So, observe these numbers, 3, 2, 1. Diba, those are counting numbers. Consecutive, nasunod ba ang consecutive? Yes. Dito pa lang sa dulo, alam mo na, 3, 2, 1. So, descending yan, or consecutive. Descending din kasi pababa. And at the same time, these numbers are counting numbers. So, ang dulo ay 1. So, that's factorial notation. Now, we have to also take note. Ito, very important. Take note that 0 factorial is equal to 1. It is defined that 0 factorial is equal to 1. Tandaan nyo yan. Again, 0 factorial is always equal to 1. Ayan. So, in our next video lesson, ito yung i-discuss ko. Paano naging 0 factorial ay 1? So, if you want to know how to prove it, then you have to watch my next topic. Ayan. So, that's factorial notation. That's how we define factorial notation. So, let's have examples para mas malinaw sa atin kung anong ibig sabihin ng factorial notation. So, let's have 3 factorial. So, kapag 3 factorial, if you are going to rewrite this, to expand this,
Ganto ang itsura niya. Sabi daw consecutive, sunod-sunod, descending. And at the same time, dapat yung numbers are counting numbers. Ibig sabihin ng end ay 1. So, ganto yan. Ayan. So, remember yung tuldok na yan signifies multiplication. So, 3 times 2 times 1. Consecutive, magkakasunod yan. Now, pabababa, yes. Taas, baba ng konti hanggang sa 1. Pinakadulo lagi ay 1 kapag mag-expand or mag-rewrite tayo na factorial notation. So, ganyan lang. Kung 3 factorial, kapag in-expand natin yan, that's 3 times 2 times 1. Ayan. And we have to just multiply. Ano ang 3 times 2? 6 times 1? 6. Ayan. So, that's for 3 factorial. Ganun lang siya, i-simplify. Again, ito yung goal natin, how to rewrite. Kasi very important ang pag-rewrite. Although, madali lang siya, madaling tingnan. Pero, kailangan yung mastery natin doon. Kasi when we simplify factorial notation, napaka-importante ng marunong kang mag-expand, marunong kang mag-rewrite ng factorial notation. Next example, 5 factorial. Ang basa po dito ay 5 factorial. Ayan. Ito ay 3 factorial. Yung exclamation point means factorial. That would be equal to, of course. So, start ka sa 5. Kung ano itong number na to, dun ka mag-i-start. Tapos, ang pinakadulo ay 1. Kailangan sunod-sunod. Wag malilito. Sunod-sunod dapat yung number. Kasi nga, consecutive yung definition niya. At the same time, descending. So, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, that's 4, 5 factorial. Then, multiply mo lang lahat yan. If you are asked to simplify, then multiply mo lang lahat yan. Pero sabi ko nga, ang goal natin naman dito is not to simplify because we're going to have another lesson about simplifying. Pero dito, eto lang. Paano mag-rewrite? Paano magsulat? Paano pahabain yung factorial notation? Then, last one, 7 factorial. Paano yan? Isip nga. Isip muna. Paano kaya? Alright, so start ka sa 7. Then ang pinakadulo ay 1. Kailangan wala kang makakaligtaan. So from 7, bababa tayo to 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And don't forget, nakamultiply yun. Ayan. So that's it. That's how we expand factorial notation. Thus, if you are asked to simplify, multiply mo lang lahat yan. And we'll have 5,040. Times mo lang, isa-isa. 7 times 6, times 5, times 4, times 3, times 2, times 1. So, that's 5,040. And take note, ang 0 factorial, uulitin ko, 0 factorial ay 1. That is defined as 1. Ayan. Now, let's go to ways in rewriting factorial notation. So, may iba't iba kasing possible na pag-expand or pagpapahaba ng factorial notation. So, alam dapat natin yun kung paano. So, let's discuss about 3 factorial. So, paano kaya ito i-expand? Siyempre, una yung ibinigay ko kanina. That's 3 times 2 times 1. So, isa yan. Ano pa? Pwede mo rin itong i-write as this. Ayan. So, yung 3 factorial, equal lang siya sa 3 times 2 factorial. Bakit siya naging equal? Kasi kapag in-expand ko naman yung 2 factorial, that's 2 times 1. Magiging ganto lang din siya sa una. Tama? Again, kailangan yung mastery ng pag-rewrite. Kailangan master mo kung paano mag-expand. Kasi kailangan mo ito when you are multiplying or dividing factorial. Very important. Kailangan alam mo kung same pa ba siya or hindi na siya the same. Ayan. So you have to know about those. Next, ano pa kaya? Pwede rin siyang ganto. 3 times 2 times 1 factorial. Ayan. So, these are the possible na pag-expand ng factorial notation. 3 times 2 times 1. 3 times 2 factorial. 3 times 2 times 1 factorial. So, ayan 4. Atong tatlo ay 4, 3 factorial. Atong 1 factorial kasi is equal to 1. So, babalik at babalik siya dito sa pinakaunang given natin. Yung 3 times 2 times 1. Ayan. So, kailangan alam natin kung paano mag-expand. Ganyan lang po siya kasimple. Pero meron din naman siyang formula. Ganto. We're going to use this one. Because there are cases na kailangan mo siyang gawing ganto. Gantong form into this form.
So, yung n factorial siya yung 3 factorial. Tapos, if we're going to use this formula, lahat ng n dyan magiging 3 lang. Ayan. Because n is equal to 3, di ba? 3 yan. Dito sa given natin. Ibig sabihin, etong n dito magiging 3. Pareho. Lahat ng n na makikita mo, papalitan mo ng 3. So, this will happen. Ayan. So, 3 times 3 minus 1 factorial. Again, may mga times na ginagamit ito, kaya we should know na pwede pala siyang i-write in terms of this one. So, ito yung isa pa. So, ibig sabihin sa 3 factorial, merong 4. 1, 2, 3, and 4. Ito yung pang-apat na way kung paano siya i-rewrite. Now, of course, ito na yung final answer kasi rewriting lang naman tayo. Ipuprove lang natin kung bakit. Bakit kaya, sir, pareho siya nito? So, let's see. Pwede mo itong i-compute. Since nasa parenthesis naman itong dalawa, pwede mong i-minus yan. So, 3 minus 1, that's 2. Ayan. So, that will become 3 times 2 factorial. Ayan. So, ito ay 2 factorial na. Now, since multiply naman to, pwede ko siyang i-rewrite ng gantong itsura pa din. Tama? 3 times 2 factorial. And, as you can see, ito, saka ito, pareho. Diba? Ibig sabihin, tama nga naman. So, etong form na to is just equal dito sa form na yan. Ibig sabihin, pwede ko ngang gamitin ito kung gusto kong i-expand yung 3 factorial. So, ganun lang po yun. So, ibig sabihin, ito yung apat na pwedeng gawin to expand 3 factorial. 3 times 2 times 1. 3 times 2 factorial. 3 times 2 times 1 factorial. Tapos, ito. 3 times the quantity of 3 minus 1 factorial. Ayan. So, that's it. That's how you write 3 factorial. Now, let's move to 5 factorial naman to our second example. Paano to i-expand? Ayan. So, para mas maintindihan, so let's do 5 factorial. So, 5 factorial yung unang ibinigay ko, isa na yun. Diba? 5 factorial is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, isa na yan. Next, etong 4, 3, 2, 1, pwede siyang 4 factorial na lang. Diba? Pwede siya maging ganito. 5 times 4 factorial. Bakit? Kasi, sir, ay kasi po, yung 4 factorial naman, diba, equal lang siya dito sa 4 times 3 times 2 times 1. So, kapag pinahaba ko yung 4 factorial, lalabas pa rin yung pinakaunang statement natin, pinakaunang, ano natin, value, or yung way of rewriting. Next, pwede rin siyang ganito. Pwede rin tumigil sa 4, pwede rin tumigil sa 3. So, ganito yan. 5 times 4 times 3 factorial. Bakit? Atong 3 factorial, equal lang siya dito. Ayan. Ano pa? Alright. 5 times 4 times 3 times 2 factorial. Ayan. So, isa pa yan. Pwede mong gamitin yan. Then last, 5 times 4 times 3 times 2 times 1 factorial. So, eto, lahat yan pare-pareho. Lahat yan pwedeng gamitin. Ayan. Next. Let's use naman yung formula. Di ba we have the formula? So, 5 factorial is equal to n times n minus 1 factorial. Alright. So, since 5 factorial ito, we have to change n into 5. So, lahat ng makikita mong n, gagawin mo lang 5. Tandaan mo lang yung formula na yan. Isa ito sa way kung paano i-rewrite yung factorial notation na ito. So, magiging siyang 5 factorial is equal to lahat ng n palitan ng 5. So, that's 5 multiplied by the quantity of 5 minus 1 factorial. Nasa labas pa din. Ayan. So, ito, isa pa yan sa pwedeng expansion ng 5 factorial. Or kung paano i-rewrite yung 5 factorial. Now, yung susunod kong gagawin, proof lang. I-prove lang natin na the same lang yan. Etong, eto, the same lang siya dito. Ganito lang. So, magiging siyang, of course, minus mo lang. 5 minus 1 is 4. Diba? So, that's 5 multiplied by 4 factorial. Now, etong form na yan, pwede ko siyang gawin ganito, diba? 5 times 4 factorial. Which is, the same lang siya dito. Tama? Ayan. So, kung the same lang sila, ibig sabihin, ito pala talaga ay pwede. Pwede siyang
expansion. So these are the answers for 5 factorial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ibig sabihin, itong 6 na to are the ways kung paano mag-expand ng 5 factorial. Ayan. So that's it. Ganun lang po mag-expand ng factorial notation. Now it's your turn to answer. Sige nga. Let's have our humor drill. Ayan. So this is our last example, pero kayo naman ang gagawa. List down all the possible ways of writing 7 factorial. Alright, so I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Seven factorial. So, how do we expand 7 factorial? Una, yung unang ibinigay ko. Of course, that's 7 times 6 times 4 times 5, 3, 2, and 1. So, ayan. So, dapat may tuldok kasi multiplication yon. Ayan. Next, pwede ko rin siyang isulat na hanggang 6 lang. Ayan. So, kung hanggang 6 lang, 7 times 6 factorial. Yung susunod, pwede ko siyang isulat na hanggang 5 lang. So, that's 7 times 6 times 5 factorial. By the way, nasasatisfy pa ba yung meaning ng factorial? Yes. Consecutive pa rin. Descending pa rin. Diba? Counting numbers pa rin. Next, pwede ko naman siyang isulat na hanggang 4 lang. Ito yun. 7 times 6 times 5 times 4 factorial. Pwede hanggang 3. Ayan. So, 7 times 6 times 5 times 4 times 3 factorial. Pwede hanggang 2. Ayan. So, 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 factorial. And pwede hanggang 1, which is the same lang. Ito saka ito ay the same lang naman. 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, the same lang yan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Meron pang isa. Ayan. So, syempre yung formula naman. N factorial is equal to N multiplied by N minus 1 factorial. Now, since 7 factorial ito, 7 factorial ang given natin. Lahat ng n dito magiging 7. Diba? So, magiging ganito siya. 7 times the quantity of 7 minus 1 factorial. So, ito na yung final answer. Pero, sabi ko nga, yung susunod natin gagawin, prove lang. Proof lang. Para makita ninyo na the same lang ito dito sa mga numbers na nandito. So, magiging ganito siya. 7. 7 minus 1 is 6. Ayan. Tapos, etong 7 multiplied by 6 factorial is just the same as this one. Kasi multiplying din naman to. Multiplication din naman to. So, that will become 7 times 6 factorial. Then, eto, saka yung 7 times 6 factorial dun ay the same. Ibig sabihin, para lang ha. Para lang sila. Ayan. So, that's the final answer. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 yung sagot natin. So thank you so much for watching. I hope you've learned a lot today. And I want to see you on our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you've enjoyed and learned a lot today. And if you did, wag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakaklik ng notification bell. And also, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. Hashtag YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.